Hello ulit sa inyo mga kaibon, mga ka-fincher, mga ka-lovebirds. Ngayon sa ating video ay maglilinis tayo ng nesting materials nila. Papalitan na natin yan, yung mga pugad nila. Marami na kasing tayan, so kailangan palitan para maganda ang breeding. Tapos yung mga mga kusot sa ibaba sa mga tain nila, no? Palitan natin yan, tatanggalin natin, lagyan ng bago. Ganun din sa mga mga young birds. At yun nga, para maganda ang breeding nila, dapat pinapalitan yung mga pugad nila, yung mga nesting materials. Para kasi kapag ang nesting materials nila or yung mga pugad nila mababaw na, ang tendency niyan kapag may inakay sila doon at labas-pasok sila, no, mabibilis pa naman, lalo na pag pumunta kayo dito sa ibunan nyo, magugulat yung mga naglilimlim. Tendency yan, matutulak nila palabas yung mga itlog o kaya yung mga inakay. At minsan hindi natin yung napapansin, no, at malalamig yung itlog, hindi na magde-develop yung inakay sa loob o kaya yung mga inakay na batang-bata pa, hindi yun magsusurvive sa baba ng nest, no. Lalamigin yan kung fledglings o meron ng mga balahibo, okay pa yon, pero meron ding chance, malaking chance na mamatay sila, kaya iniiwasan natin yun, no. Mas maganda bago yung nesting materials para malalim ang pugad, hindi malapit sa butas at mas malinis, no. Walang mga uod sa loob. Kasi ang tendency niyan, pag luma na, marami ng tae. Lalo na yung mga zebra finches. Maraming tae yan sa gilid ng pugad nilang ganun. At yung mga insekto, pinag-iitlogan yun, no. At yung itlog nila, pag napisa, magiging uod yun. Kakainin yung mga tae nila at magiging pulbos yun. So, hindi natin yun gusto para sa mga ibon natin. Kaya maganda, every 2 clutches ng breeding nila, mapalitan yung nesting materials para nang sa ganun mas maayos yung breeding nila at saka yung health. Pwede rin every 1 clutch, pwede nyo nang palitan. Kasi actually madumi na yon, isang clutch pa lang madumi na talaga ang nest. Unless malaki talaga yung nest nyo. Itong mga ibon na natin, dito, ganito lang yung nest. Ayan, maliliit lang siya. Pero yun nga, papalitan natin yan para kung sakaling mag-breed ulit sila. Kasi patapos na yung breeding season natin dito, guys, sa New Zealand. Kung mapag-breed pa natin sila, kahit isang beses lang, para madagdagan yung ibon natin, mas okay. So ngayon kasi mababaw na yung yung pugad nila. Kaya yung iba, namamatay yung inakay, nahuhulog yung mga itlog nila. So, papalitan na natin yan, no? Tara! Panoodin nyo ako, guys! Sana ma-enjoy nyo tong video na to at subscribe na kayo kung hindi pa. Tara! So, ito yung bago nating kusot. Tapos, dito natin lalagay yung mga luma. Patapon na. So ito, meron din akong ganito para sa mga tae na tumigas sa baba. Yan. Ni-scrape ko sila. So, napalitan na natin, guys. Ito yung luma, yung marumi. Yan, napakadumi yan, guys. Tingnan nyo kung gaano kadami yung alikabok dyan. Ito
Ito yung pinalit natin. Yan. Pinalitan na rin natin yung para sa mga ano natin, young birds. Ayan. So napalitan na din natin yung sa ating mga breeding cage. Ayan. Yan siya. Napakabango niya, guys. At next nating papalitan ito, mga nesting materials. At time check, guys. Time check. Yan o. Paggabi na, no? Sunset na, no? Ang oras natin ay 7:30 pa lang ng gabi. At napakaliwanag pa, no? Ganyan dito sa New Zealand. Kaya napaganda yan sa mga ibon natin. Mahaba yung daylight. Hanggang alas 8 ang daylight. Lalo na kung summer, napakahaba pag summer. Ngayon kasi patapos na yung summer. Autumn na yata ngayon eh. Kaya babalik na yung pagdilim niya sa around 5 o'clock ng hapon. Ayan. Bilisan natin, guys. Ito nga pala yung pugad nila. Ayan o, napakababaw o. Kung titignan nyo. Ganyan lang siya kalalim. Tapos yung butas, ganito lang o. Kapantay lang ng butas. So, pangit yan, no? Mahulog yung mga inakay. At ito naman, saan pa ba yung isa? Ito, madami ng tae to. O? Dami tae, pero maganda yung pagkakahugis ng pugad nyo. Maganda yung pares natin dyan. Magaling. Ito yung mga pugad nila, guys. Oh, tingnan nyo kung gaano kadaming tae na yung nasa gilid. Oh. Ito, maganda tong pugad na to kasi malalim. Oh. Yan, oh. Ganyan maganda. Ganyan ang gusto natin. Ito yung isa sa mga pangit. Papakita ko sa inyo. Ganito. Oh. Tingnan nyo. Oh. Walang lalim yung pugad. Oh. Ito, isa pang maganda. Ayan. Bilog na bilog. Oh. Kaso, mababaw. Ayan, napaka-ruminan. Daming tae. At, mabaguhin na rin natin yung mga gagamitin nilang pang nesting materials. Ganito yung ginamit natin, tsaka mga cocoa fiber. Padilim na, oh. Tutuloy na lang natin yan bukas. At maaraw na ulit, guys. Ayan na. Ito na ang ating gagamiting pang nesting materials nila. Ayan, at malinis na din ang ating mga ano. Ayan. So, gagawin natin ay sila na bahalang mag-gagawa niyan. Ibigyan lang natin sila ng kaunti at sila na bahalang magpitas. So, tapos na natin, guys, no? Ayan na yung sawdust natin. Linis na, maganda na tignan. So, ang dati natin gamit ay buhangin, black sand. Ayan, no? Napakapangit nito, guys. Compare sa, ano,
sa kusot o sodas. Ayan, no? Kasi ito, walang amoy. Tapos, ang hirap pang tanggalin pag nilinis mo kasi dumikit na kasama sa tae nila. Ito, mabango. Kaya pag tumayo sila, hindi mo agad-agad maamoy yung mga tae nila kasi mabango nga yung kahoy. Ayan. So, kapag tumagal na, dun mo lang maamoy. Saka mo lang maamoy yung tae nila. Ayan nga. Meron pa tayong konti dun at lilinisin na rin natin yung yung mga ano nila, nest boxes. Ayan. So, nalinis ko na rin to guys, tong mga, para sa mga society pinches natin. Wala na yung mga tayo nila dyan. Nalinis na yan. Hindi ko na nilagyan ng kusot. At saka ito, nalinis na din. Wala na yung mga dumi nila. Ganun din dito. Kita nyo naman. Uy, ano yun? Pero meron pang konting buha, alikabok dun. So, tatanggalin natin yan. At pag naglilinis kayo guys ng mga ano ninyo, mga poop trays, mga breeding cages, wag na wag nyo kakalimutan magsuot ng mask. No? Kasi kapag ini-scrape nyo yan, tinatanggal nyo yung mga tae nila, eh tumigas na yung mga yan. Nagiging alikabok yung iba. Pag na-inhale nyo yun, hindi yung maganda, no? Kadiri pa, ang baho-baho, tsaka ang dumi-dumi nun, ma-inhale mo lang. So, maingatan nyo rin yung sarili nyo pag naglilinis kayo. At yun na nga guys, natapos na natin yung dito. Bibigyan naman natin sila ng mga nesting materials para makapagpuna rin sila ng mga pugad nila. At tara, bigyan natin sila guys. At syempre guys, ito rin, lalagyan natin ng mga nesting materials. Ayan. Sila na bahala dyan. Iba nalagyan ko na. Kunti lang yung iba. Nalagyan pa natin ito. So sana makapag-breed pa sila, no guys. At hanggang dito na nga lang guys. Salamat sa panonood. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo. Supportahan nyo ako guys. At salamat sa panonood guys. Hanggang sa muli. Kita-kita na lang tayo sa ating next video. Salamat guys.